Good morning. Good morning. Wakey-wakey. Woke us up. Mom, Daddy. Hindi ka pwede magreklamo. Naka-vlog ka. Charot. Good morning. Good morning. We're gonna make our breakfast for today. And we're gonna make an avocado smoothie. Okay, look how beautiful the avocado is. Okay, now we will taste it, if it's okay now. Mmm, it's yum yum. Mmm, yum yum. Mmm, we're good. Mmm. So Matty's enjoying his avocado smoothie. Yum naman, I will pour it na. It's my avocado smoothie. It's very few na lang. How is it? My breakfast, pandesal, egg, and avocado smoothie na parang pinatikim lang ako ni Mami. Kukunin niya na agad yung food ko. I see the cheese! Danyang! Danyang. This is for you. I don't want egg! Wow! Oh, you don't want an egg? Yeah. Why? Yes, with Shanghai. Hi, Brad. What's that? A camera. Who gave you that? Dad. So now that I'm on my third trimester, nag-start ako mag-take ng mga malunggay supplements in preparation for breastfeeding. And I only trust one brand. Ito talaga yung ginamit ko rin para pang palakas ng milk ko for Matty before. So I'm using it again. I'm drinking it again. It's the Mega Malunggay Capsules from V Pharma. Nag-take ako ng one capsule a day since nung nag-32nd week na ako ng pregnancy. So yan. And aside from that, since snack time naman na, ipapakita ko rin sa inyo yung guilty pleasure ko na malunggay din siya, guys. It's also a Mega Malunggay product. It's the collaboration with Aura Chocolate. Guys, sobrang sarap nito talaga, promise. Milk chocolate na may moringa and pinipig. Ang sarap nito, guys. Hindi ako mahilig sa matcha na any kind of chocolate or any kind of treats. Pero ito talaga, ang sarap niya, promise. So ayan siya, malunggay bars. And you can see the pinipig inside. Mmm. Sarap niya. Even si Maddie, lagi ko inaagawan ito. Mama, ayan na. Okay. It yum yum? Yeah. I know, guilty ako na lagi akong makain ng chocolate. Pero at least pag ito, nafe-feel ko na at least may malunggay siya. So good siya for me. So ayan. Sorry, Doc. Pero konti lang naman. 2 slices a day lang kinakain ko nito. Okay. Enough na. We already had one. No. The last? Okay, later. Wala, this is our last na. Bibili na naman ako. We finished 3 bars already. Hala. So guys, since we're talking about my diet and all ngayong pregnancy ko, akala nyo siguro nagda-diet ako, pero hindi talaga ako nagda-diet. Nung time ko with Matty, dun talaga ako sobrang strict yung diet ko. As in, nagpapa, alam nyo yung healthy delivery pa ako, yung mga healthy body pH na food delivery. Nagpapagunan pa ako kay Matty. And sobrang strict ko dati kay Matty noon. Na as in, hindi talaga ako kumakain ng anything sweet at all. But right now, chill na lang ako, guys.
guys. And hindi ko na kaya, guys. Kasi, alam niyo, now that I have a toddler and also pregnant, kailangan talaga akong kumuha ng energy sa pagkain. Tinry ko naman mag-diet. Ang diet ko kasi nung hindi pa ako buntis was calorie counting. Yun talaga yung diet na nag-work sa akin. Kaya nung nag-Boracay ako, sobrang fit ako, guys. Yun yung secret ko, nag-calorie counting ako. Nung mga second trimester ko, kasi sabi ko, grabe, na-feel ko na bumibigat talaga ako. Sabi ko, mag-calorie counting nga ako uli. Pero kumakalam yung chan ko sa gabi. Sabi ko, bakit ko ba nilaloko yung sarili ko? Talagang hindi ko kayang mag-calorie counting at this point in my life na buntis ako. Kasi talagang gutumin talaga ako. Last time I checked, lagpas 10 kilos na yung nag-gain ko. 54 kilos ako nung start ng pregnancy ko with Matty. Then nag-end ako ng 70 kilos. So right now, sa second baby, ang weight ko rin is mga ganun, 53 to 54 din. Bumalik naman ako sa pre-pregnancy weight ko nung kay Matty. But now, I am already 65 kilos. I still have 1 month to go. So, baka 70 kilos rin ako mag-end up, guys. Ang mas malaki talaga ako ngayon, guys. As in, legit penguin. Nung nagpa-ultrasound ako, ang una mong makikita sa ultrasound is yung pisngi ni baby girl. As in, talagang namumutok ang pisngi ni baby girl. At least, we're both healthy. Sabi naman ni Doc sa ultrasound, baby is still sa range ng kanyang edad sa chan ko. Kaya, okay pa, okay pa. Sorry ang ingay, ah. Alam niyo naman, ayan, eh, si Matty. Exercise naman. Last pregnancy ko with Matty, everyday ako nag-exercise. As in, everyday. As in, may weights, ganyan. Sobrang religiously ako nag-exercise. But now, ha, guys, yung paghabol-habol ko lang kay Matty, exercise ko na yun. Yun. Yes, I'm vlogging about you. Yeah. What I do pala is, every morning and afternoon, naglalakad-lakad ako sa labas ng bahay namin. At least 15 minutes na lakad. Everyday yun, ha? Everyday yun. Pero pag umuulan, doon lang ako hindi nakakapag-walking-walking. So, yun lang yung pinaka-exercise ko talaga. First half ng second trimester ko, nakakapag-exercise pa ako. Pero, hindi na talaga kaya, guys. Ewan ko, parang mas pagod rin kasi ako ngayon. Plus, ngayong pregnancy ko kasi medyo maselan. Lagi akong nagsaspotting. Kaya, hindi ko na rin pinilit na everyday mag-exercise. So, ayan. So, please ask your OB kung pwede kayo mag-exercise kasi may mga cases na like me, nag-spotting ako, hindi ako pwede mag-exercise ngayon. Pero before naman, pwede. So, always ask your OB for advice about exercising and all. And I really feel na sobrang effective rin talaga ng walking. So, kung may time kayong magsingit ng 15 minutes, that's okay na, di ba? At least move your body lang para at least medyo matagtag ang ating mga katawan. Kapag hindi ka rin gumagalaw, guys, napansin ko, mas prone na sumakit yung likod mo. Alam mo yung paglagi ka lang rin nakaupo, ganyan. Kaya galaw-galaw rin tayo. So, maya-maya, iniintay ko lang na medyo lumamig-lamig yung panahon sa labas, but I'm gonna walk, walk, walk again. And then Matt is gonna bike, bike, bike. Matty, eating properly. He's such a good boy. Are you a good boy? Yeah. Sabi may kaagaw. Taste first. One scoop of rice. Is this a soup? Hindi ko yun. Yeah! Oh, let's dance jumbo hot dog. Paano ba yung step na dun? Sumabay na. Yung chorus. Jumbo yun. Jumbo hot dog. Then like this.